Magsitayo na po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging tapat dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagkakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mamuli sa kalwalatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Spes nostra salve.
Misericordia.
Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ng nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live. Patuloy din nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal upang ang minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluwalhating makarating sa ligaya magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makakapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang iniuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasang hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya
at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Pilipi, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Pilipi. Tiyak at hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ba naniwala lang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili.
ang amang sumasa akin, ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa ama, at ang ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin na makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pumunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyong binasa natin ngayon, nagpapatuloy si Jesus sa pagsasalita tungkol sa kanyang natatanging kaugnayan sa kanyang Ama. Si Jesus at ang Ama ay iisa. Si Jesus ay nasa Ama at ang Ama ay na kay Jesus. Ang pagkakaisa ni Jesus at ng Ama ay makikita sa kanyang mga salita at kanyang mga ginawa. Ang mga salita ni Jesus ay nagpapagaling at nagpapagaling ng makapangyarihan ng Diyos. Inihahayag ni Jesus ang isang buhay at mapagpatawad na Ama. Ngunit mayroong ibang ideya si Pilipi tungkol sa imahe ng Ama. Kaya tinanong ni Pilipi si Jesus, Guro, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay magiging sapat na sa amin. Kung ating titingnan ang hinihingi ni Pilipi, tila bagang may ibang hinihingi si Pilipi, tila bagang may ibang iniisip si Pilipi. Si Pilipi ay nag-iisip ng isang dakila at dakilang paghahayag ng Diyos Ama. Inaasahan ni Pilipi na ang Diyos ay maghahayag ng kaniyang sarili na makikita sa lumang tipan. Sa lumang tipan, inihayag ng Diyos ang kaniyang sarili bilang isang kidlat o isang kulogo o isang nagniningas na palumpong. Sa lumang tipan, ipinapakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Ngunit sa Ebanghelyo natin ngayon, mas pinili ng Diyos na ihayag ang kaniyang sarili sa paraang makatao. Mas pinili ng Diyos na ipahayag ang kaniyang sarili katulad ng mga tao. Ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang makita si Jesus ay ang makita ang Diyos. Ang pagkilala kay Jesus ay pagkilala din sa Diyos Ama. Ang pakikinig kay Jesus ay parabagang pakikinig din sa Diyos Ama. At ang makikilala si Jesus ay pagkilala din sa ating Diyos Ama. Nakikilala tayo ng Diyos at makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak sa kanyang mga gawain, gawain ng pagmamahal at pagpapatawad. Makikilala natin ang Panginoong Diyos
sa gawain ng habag at awa, hindi pagkundina, hindi pagpapaparusa. At yan yung isinabuhay ng ating Panginoong Diyos na ipakita sa buong mundo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, na ang Diyos ay Diyos ng habaga at pagpapatawad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin awang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siyang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihagin sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala namin hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Puri-puri ka Diyos sa mga higalan sa libutan sa ikagandang loob. Darito ang aming nialay mula sa lupa at bunga na aming pag-uhang tinapay na kapagay magbibigay buhay.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa manamikanan sa libutan. Sa iyong kagandahang loob na itong aming nialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alat at iyong bibigay, Espiritu. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nangawa gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat, siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa kasangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon na inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin nat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkol sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ng nasa didin sa may diwan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkol sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inabi at mga sinisigil ay hahanguin sa mga ilahin. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas
ng Panginoon. Sumasakakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tunggon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na naguto si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malalanglang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati